Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan dito sa ating YouTube channel. For this video po ay gusto ko lang i-share sa inyo or i-update po kayo about cryptocurrencies. And as you can see dito sa ating screen, ito po ay bagong balita from BitPinas. And nakalagay dyan, SEC warning or Security Exchange Commission warning, crypto exchanges must register before offering securities. So ayan nga, may winarningan itong si SEC na isang crypto exchange na bawal mag-operate, bawal mag-offer ng kanilang services dito sa Pilipinas kung hindi po register. Which is, I know naman na sa mabas ay familiar naman. Pagdating kay BSP, pagdating kay SEC, ay kailangan talaga may lisensya bago sila mag-offer ng services nila or yung mga crypto exchanges nga. Pero since hindi sila tumatanggap ngayon, kasi bawal mag, hindi naman bawal mag-apply. Kumbaga, nagsara muna yung pagtanggap nila ng mga application. So, I think after 3 years pa ata or 5 years bago sila mag-open uli at magtanggap ng mga application sa mga crypto exchanges. So, meaning to say is wala talagang maaprubahan kahit mag-apply ngayon. Kaya nakalagay dyan, warning lang. Okay, warning lang naman. So sabi dito, following their recent advisory on Gemini Exchange. So ito po ay para sa kay Gemini Crypto Exchange. So I don't know if may gumagamit sa inyo nito, pero ako hindi ko pa na-try gamitin to. Sabi rito, Securities and Exchange Commission, Commissioner Kelvin Lesler Lee reiterated that registration is necessary for any entity to be able to offer securities in the country. So tama naman talaga. And I think is good naman no yung parang intention na itong si Commissioner Kelvin Lesler Lee. So dapat registered naman talaga or dapat ay siguro may lisensya bago mag-offer nga ng services nila. Pero anyway, ito hindi na natin to sakop no. Kumbaga hindi na rin natin to maintindihan kung paano nila ginagawa to. Pero isa sa mga paraan ata nila is, for example ha, ang isang crypto exchange is pinagbawal nga sa isang bansa, ay ayun nga, hindi mo siya ma-open. Okay, so hindi mo na ma-open yung website. I don't know, siguro sa application, hindi mo na rin siya ma-download sa Play Store. So ganun ata yung mangyayari. Hindi lang ako sure ha, pero pwedeng ganun ang mangyayari. Like, compare sa mga bansa na hindi tumatanggap ka ng mga crypto exchange, ganun po ang nangyayari. But may mga nagsasabi, pwede naman daw gumamit ang VPN para ma-open uli yung mga kung may account tayo sa isang crypto exchange na hindi na tinatanggap dito sa Pilipinas. So VPN daw ang pwedeng gamitin. But ayun nga, at least may idea tayo, no? Alam natin kung ano po ang nangyayari. 2 weeks, sabi dyan, after the launch of Gemini Foundation, the non-US derivatives platform of Gemini, the crypto firm already received a caution from the SEC for providing its product, Gemini Derivatives in the Philippines without the required registration and licenses. So, itong Gemini Derivatives is, I think, parang future trading kasi ito. The commission noted that selling or distribution securities without proper registration is illegal in the country. Gemini's activities are considered illegal under Section 8.1 of the Securities Regulation Code, which requires securities, including derivatives, to be registered with and approved by the SEC. Offering derivatives in the country requires a license from the SEC as defined by the SRC. Moreover, sabi dyan, the commission also stated that the public announcement of derivatives offering in the Philippines is another violation by Gemini, as it is considered as a public offering according to the implementing rules and regulations of the SRC. So, tawag dito, alam naman natin no, na may mga ibang grupo talaga na binabanatan no, ang pagdating ang crypto. Tapos itong mga crypto exchange na to. So, normal lang naman yan, no? And kailangan naman talaga yan kasi trabaho naman talaga nila yan. So, sa atin guys, no, ay ingat-ingat na lang tayo, no? Pili tayo ng mga crypto exchange na alam natin na hindi tayo darating sa point na matatakot tayo na baka i-block nga dito sa Pilipinas. So far guys, no, ay Binance okay pa naman. Marami pa naman ang nagagamit dito sa Pilipinas actually ng mga crypto exchanges, no.
BYDFI Exchange, BingX, BitGap, Bybit, marami pa naman actually. So itong si Gemini, siguro I think napansin to ni Crypto ni SEC kasi ay nga nag-announce kasi sila eh, nag-announce sila. So may public na announcement na mag-o-offer nga sila na itong derivatives nila, non-US derivatives platform. So parang future trading nga style ito. So kaya napansin sila ni SEC. Okay, so ganun talaga, pag nagpapansin ka, pag sumikat ka dito sa Pilipinas o hindi ka register, mapapansin ka talaga. At pag napansin ka, sigurado warning ka. Alright, pero warning pa lang naman to, no? Ewan ko lang kung ano yung mga next step na gagawin ni SEC dito kay Gemini Exchange. Hopefully ay hindi maapektuhan yung ibang mga crypto exchange. Alright, so ito lang ang gusto kong i-share. Update po about dito sa bagong balita po. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.